Kapatid, good morning. Ang message sa atin ng Panginoon, hindi kinakalimutan ng Panginoon ang ating pananampalataya. Yun yung binigay niya sa atin. At yung pananampalataya yung ibinigay na yun, pag walang gawa, patay na pananampalataya. So ang pananampalataya yung ibinigay sa atin ng Diyos, yung pananampalataya yung gumagawa. Yung pananampalataya yung nagliligtas. Ngayon, ayon sa sukat ng iyong pananampalataya, tayo tinitignan ng Diyos. How much is your faith? Gaano ang kalaking pag-ibig mo sa Diyos, ganun din kalaki ang pananampalataya. Kasi sabi ng Diyos eh, ang umiibig sa akin, sumusunod sa aking mga utos. So, gaano karaming utos ang sinusunod mo sa Diyos, yun ang laki ng pananampalataya mo, yun ang laki ng pag-ibig mo. Kaya, it is done unto you as you believe it. Kung ano yung pananampalataya mo, dinidinig ng Diyos yun. Kaya sabi nga kanina, hindi kinakalimutan ng Diyos ang ating pananampalataya. Kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa iyo na sumasampalataya. Sabi sa Mark 9:23. Nasa iyong pagtitiwala sa Diyos eh, ang mangyayari sa iyo. Kung gaano mo pinaniniwalaan lubos ang Word of God, mangyayari sa iyo yun. Kasi walang Word of God na hindi mangyayari sa pananampalataya. Sabi dito, at sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Kung kaya mong sundin ang mga utos ni Kristo na yun, na maiibig mo siya ng buong puso, buong kalakasan mo, buong pag-iisip mo, buong damdamin mo, buong buhay mo, love God above all, makakaya mo yun. Kasi yun ang faith mo eh. Kaya mong gawin yun eh. Kaya mong sumampalataya. So, pahihintulutan ng Diyos talaga yung pananampalataya ngayon. Kaya sabi niya nga, kung meron kang pananampalataya, kasi laki lang ng buto ng mustasa eh. Masasabi mo sa buto mo yan, malipad sa dagat eh. Magaganap yun. Kaya sabi naman ng mga apostol, Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya. So, para mapalakas ng Diyos ang ating pananampalataya, isasalang ka sa bautismo sa apoy. Titignan kung gaano ka sumasampalataya sa salita niya. Hindi sa sarili mo, hindi sa kalakasan mo o talino mo. Kundi, paano mo pinananampalatayaan yung salita ng Diyos na yun na applicable sa sitwasyon yung binigay sa'yo. Kasi nasa last days na tayo eh. Ito na yung huling-huling panahon. Susubukan ng Diyos ang pananampalataya natin lahat at idadamay niya na nga ang buong mundo para mabigyan niya rin ng pananampalataya yung tunay na papayag na sumampalataya. Kaya nasa last days na tayo, nasa huling stage na tayo ng pananampalataya. Kaya susubukan eh, titignan eh. Ito lang, simple-simple lang eh. Itong pananampalataya natin na to, na pina-attend na tayo ng Diyos dito, sama-sama tayo, yung iba sa Zoom. Ngayon, diyan mo matetest ngayon ng pananampalataya. Ang ujok ba ng Diyos sa akin ay physically pumunta ako sa palati o sa Zoom ako? Kasi understandable kung nasa Florida ka, nasa Pampanga ka, hindi ka talaga makaka-worship. Sa Zoom ka. E paano yung may access ka? Sabi sa Proverbs 3:27. Kapag nasa kamay mo ang desisyon na mayroon ka kapangyarihan gawin ang isang bagay at hindi mo ginawa, yun yung mabuti, kasalanan. So, dun susubukan na yun eh. Sinasadya mo ba ang hindi pagsunod? O kung ano lang ang gusto mo? Kailangan kasi yung gusto ng Diyos. Si Jesus Christ nga eh. Diyan nga eh. Di ba nung nasa Garden of Gethsemane, ipinakita siya ng Ama yung mangyayari sa kanya. Sabi niya, pwede ba na hindi ito dumaan sa akin? Let this cup pass, pero not my will, but the will of the Father who sent me. So, ano yung kalooban ng Diyos na sinasabi sa iyo ng Diyos? Kasi meron tayong relationship. Kinakausap niya tayo. Binibigyan niya tayo ng mga instruction. Ano yung tinatanggap mong instruction? Kasi man doesn't live by bread alone eh, but by every word that comes from the mouth of God. Ibig sabihin, from the mouth of God, sabihin sa iyo kung anong gusto niya sa iyo. Meron siyang kalooban sa iyo. So yun ang kailangan mong marinig na tinig. Still small voice.
Kasi hinanap din yun ni Elijah nung pinipersecute siya. Talagang pinapatay si Elijah ng mga panahon na hinanap niya ang Diyos. Hinanap niya sa hangin, sa kidlat, sa kulog, wala. Pero merong still small voice ang narinig sa kanyang isip. Yun ang tinig ng Diyos. Ano yung still small voice na sinasabi sa iyo ng Diyos? Kailangan matutunan natin yun. Kung paano tayo kinakausap ng Diyos, ano sinasabi ng Diyos sa atin? Napakahalaga nun. Kasi yun ang magbibigay sa iyo ng kasiglahan eh. Yung pakikipag-uusap ng Diyos sa iyo, magiging masigla ka sa pagsunod. Kasi nakakarinig ka, nakakaroon ka ng ano eh, ng inspiration. Meron kang anointing of the Holy Spirit, naririnig mo ang tinig ng Espiritu Santo. O ano sinasabi sa iyo? Kaya nandun tayo sa panahon ngayon eh, na sinusukat na ang pananampalataya natin. Sabi sa Romans 10:17, faith cometh after hearing and hearing the word of God. So dumarating daw ang pananampalataya sa pakikinig at sa papakinig ng salita ng Diyos. Kaya kapag pakikinggan mo at tinig ng Diyos, darating sa iyo yung pananampalataya. Sasabihin naman niya sa iyo lagi, para malaman mo na siya talaga yun, lagi niyang sinasabi sa iyo yun. Hanggang sa dumarating sa iyo na hindi mo ma-resist, kailangan ko nang gawin. Kasi faith cometh after hearing and hearing the word of God. Saan sinasabi niya sa iyo? Kung ano pagsisisihan mo? Kung ano gagawin mo? Laging ganun. Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng konsyensya natin. Kasi yan ang conscience na ginagamit ng Diyos sa atin. Nagsasalita siya sa ating konsyensya. Para ma-realize mo, susurutin ka ng budhi mo eh. Na pag hindi mo gagawin yun, parang hindi ka makakatagal, kailangan mong gawin. Pag hindi mo ginawa, parang mamamatay ka na. Parang ano eh, parang kailangan mong gawin. Yun na lagi ang nasa puso't isip mo, yun ang dinig ng Diyos na sinasabi siya. Hindi mo mariresist yun eh. Kasi pag tinawag ka na ng Diyos, hindi mo mariresist. Kasi ganoon din ako, nung tawagin ako ng Diyos, hindi ko na malabanan ng tao. Laging nasa isip ko eh. Laging nasa puso't isip ko, nahanapin ko ang Diyos, asan ba ang Diyos, paano ko makikilala ang Diyos. Nandun ka sa thirst. Kaya sabi, blessed are those who thirst for righteousness, for they shall be filled. Mapalad yung nauuhaw sa kanya, matatagpuan siya. Kaya sabi, if you diligently seek me, you will find me. Paghahanapin mo ako ng buong puso mo, matatagpuan mo ako. Yun ngayon ang huling-huling ginagawa ng Diyos sa atin. Hinahanap na ng Diyos sa atin kung sino yung buong-buong puso talaga na nag-alay ng buhay na mamamatay siya para sa Diyos, mabubuhay siya para sa Diyos. Sa mamatay man o sa mabuhay, tayo kay Kristo. So, ganun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Yun yung pananampalataya na nakikita sa pamamagitan ng pag-asa. Hebrews 11:1. Yun na sabi. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng bagay na hinihintay. Ang katunayan ng bagay na hindi nakikita. Hindi na natin nakikita ang Diyos, pero naniniwala tayong lubos na may Diyos tayo. Nasa atin ang Diyos natin. At sa pamamagitan ng pag-asa, niligtas niya tayo. At yung pag-asang yun, pinaniniwalaan natin lubos yun. Yung bagay na hindi nakikita, pinaniniwalaan natin lubos. Patuloy at patuloy tayong naniniwala. Kaya bababa ang Panginoong Jesus yung pag-asa na yun, mapupuspos ka ng pag-ibig. At yung pag-ibig na yon ang magdadala sa iyo para sundin mo lahat ng kalooban ng Diyos. Kaya pagbaba niya, buhay kang kukunin, tayo mamamatay. Kasi sumasampalataya tayo. Ang sino mang sumasampalataya ay maliligtas. Kaya ang faith ngayon eh, now faith is a substance of things hoped for, not seen, na pinaniniwalaan mo. Now. Yung kahapon, tapos na yun eh. Kung hindi ka man nakapanampalataya kahapon, swerte. Kasi, ano eh, ito na ngayon, buhay ka eh. So ngayon, kaya ang pananampalataya lagi ngayon. Ngayon, tumitingin ng Diyos sa nakaraan na, sabi niya, hinahanap niya yung goal. Yung dating mga gawa mo, natutunay na pananampalataya. Baka mamaya, nalalamig ka na. Baka mamaya, eh, mahulog ka. Kaya hinahanap niya yung nakaraan na eh. To the old way, hinahanap niya yung nagdaan na. Kasi nung araw, kung mapapansin natin, tayo, napakainit natin sa pananampalataya. Pero minsan na overcome yun ang damdamin.
Hanggang sa natuturuan na tayo, so kontrolado na rin natin ang damdamin natin, ang isip natin. Kaya nasa iyong decision making na by your faith you are made whole. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, you are saved. Kaya yung pananampalataya nyo na mission nang ibinigay, sinusubukan na yun ngayon. Kaya tiyakin mo sa sarili mo na ang pag-ibig mo sa Diyos, yung Matthew 22:37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at tangunahing utos. The greatest commandment. Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength. So yan ang ano sukat ng pananampalataya mo doon. Kasi nung magkasala si Magdalena, si adulterer to eh, prostitute dito eh. Nung magsisi siya, ang pag-ibig niya sa Panginoong Jesus, grabe. Ganon din si David. Adulterer din to eh. Pero nung magsisi si David, ganon ang pag-ibig niya sa Diyos. Talagang the rest of their life, talagang mag-ibig sa Diyos. Lahat ng gusto ng Diyos, sinusunod ni David. Lahat ng kalooban ng Diyos, sinusunod ni Magdalena. Kaya siya pa nga ang unang nakakita sa recent Christ, di ba? Nung pumunta sa puntod. Hindi niya pa nga nakita si Jesus Christ yun eh. Kung hindi lang niya sinabi, nung hihipuin niya, huwag mo kong hihipuin, di pa ako umakit sa Ama. Hindi mo ko pwedeng hihipuin, paakit pa siya. May 40 days pa siya maglalagay dito sa mundo para magbigay pa ng mga last instructions sa mga apostol. Hanggang saan nagpakita nga siya, nagbigay siya ng mga instruction. So, ganun din ngayon eh. Nasa last days na tayo eh. Yung instruction si binibigay ng Diyos sa atin, alamin mo mabuti. Ano yung sinasabi sa iyo ng Diyos? Baka mamaya mahuli ka sa biyahe. Mabulaga ka. Baka mamaya eh, hindi ka spiritually prepared. Nanlalamig ka ba? Nagsasawa ka na ba? Kaya sabi eh, may danger eh. Sabi sa 2 Peter 4, ano eh, basahin natin yan. Baka mahulog ka sa sariling katiyagaan. Peter 3:17. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ng bagay na ito'y magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Baka mamaya matulad ka sa Israel na nawalan ng tiyaga. Gusto nang bumalik ng Egypt. Ayaw lang nila kumain ng mana na nanggagaling sa langit. Ganon din ngayon, ayaw ba nang sundin ang word of God? Gusto mo yung mga bagay sa Egypt, yung pangmundo, pangmahalaman na, ayaw mo nang magtiyaga, baka mahulog ka. Yun ang huling-huli ngayon kasabi, sa huling araw marami malalamig ang pag-ibig. At yung mananatili tapat hanggang wakas, yun ang malilig ka. So yung pananampalataya mo hanggang wakas yun eh. Siya gumawan, siya lumikha ng pananampalataya. He is the author and the finisher of your faith. Kaya ikaw lang ang magdesisyon. Didesisyonan mo na magpapakatatag ka, didesisyonan mo na siya na talaga yung pinaka sa buhay mo, at tataligdan mo yung datihang pagkatao. Susundin mo kung ano ang kalooban ng Diyos, not your will, katulad ng Panginoong Jesus, patapos na rin eh. Patapos na rin yun eh, last stage na yung panahon ni Kristo. Nung mangyari sa kanya yun na talagang binigay sa kanya ng Ama, ito mangyayari sa iyo, pinakita sa kanya. Napakatindi ng magaganap kay Jesus Christ. Biruin mo, parang hindi siya makabuhat ng krus. Imaginin mo yun. Eh, carpintero yan. Laki ng muscle yan. Laki ng lakas ni Jesus Christ. Pero hindi na siya nakabuhat ng krus. Gaano katindi pahirap yun sa palagay mo? Yung 39 na hagupit sa likod, may kable yun eh. Panahon na yung mga kable yun. Ito lang si Mel Gibson, pinatindi. Sobra gulpi kay Kristo dun sa labas na yun eh. Napanood yun ba yun? Sobra. May mga, yung kable, mayroon mga tusok-tusok pa, sira-sira likod. Hindi naman gano'n eh. 39 na hataw lang ang sinabi. Hindi naman talaga nagkaano. Matindi talaga hataw yun.
Pero natiis ng Panginoong Jesus, eh habang tumatagal yun, siyempre aantakong. Maglo-loss of blood ka. Mauuhaw ka. Tapos nauuhaw ka, paiinumin ka pa ng apple cider. Yung mga apple cider, hindi mo mainom basta na walang dalagyan ng tubig yun eh. Sobrang sama ng lasa mo eh. Tapos uhaw na uhaw ba yung apple cider, ibibigay siya, ano yun? Hindi makataong pamamaraan yun. Wala talagang concern sila, yung mga Roman soldiers. Tapos salaksakan ka ng corona ng tinik, eh habang tumatagal yun, pasakit ng pasakit yun. Namamanid na ang buong katawan ni Kristo nun. Tapos ginugulpi ka lagi, tadyak, suntok, sabunot. Paano ka makakabuhat pa ng krus nun? Eh, sugat sa ligod yun. So napakatindi nun, dinaanan ng Panginoon Jesus. So hindi naman ganun ang dinadaanan natin. Dumadaan din tayo sa pagbuhat ng krus, dumadaan din tayo sa hirap. Pero hindi ka naman ganun katinding hirap ng katawan. Kaya nga sabi ni Pablo eh, kinitiis niya yung mga nagaganap. Tsaka yung kakulangan ng hirap ni Kristo, yun ang ginagawa niya. May kakulangan po eh. Si Pablo napakahusay ng pananampalataya. Kaya sinabi niya talaga, I have kept the faith sa 1 Timothy. Para sabihin mo yung isang bagay na yun, talagang pinatunayan mo sa sarili mo. Ito ba masasabi natin? Ito, nasa huling panahon na tayo. Kailangan masabi na rin natin ito kasi last stage na rin ang sabihin ito ni Pablo. Last stage din yun ang sabihin ni Kristo. Last stage na rin ito ngayon, sabi. Sapagkat ako'y inaalay na. So, nasa last stage na talaga eh. 2 Timothy 4:6, 7 hanggang 8. Sapagkat ako'y inaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. So, nasa last stage na eh. Kasi matanda na rin talaga siya. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Diyan mo nasabi niya, natapos ko na ang aking takbo. I finish my course. Tapos na. Consumatum est din siya, di ba? Yan din ang sinabi ni Jesus Christ, di ba? Nung nasa kapako siya sa cross, consumatum est na, it is finished. Sinabi din ni Pablo yun, consumatum est, tapos na. Tapos na yung mga consumisyon. Kung sumatumis, iningatan ko ang pananampalataya. So, ganun tayo ngayon tinitinaano ng Diyos. Iningatan mo ba yung pananampalataya ibinigay ng Diyos sa'yo? Yung bang pananampalataya mo gumagawa? Lahat ba ng kautusan ng Panginoon sa sinusunod mo? Nagpapakahirap ka ba sa pagsunod? Nagtitiis ka ba talaga sa pagsunod? O kung kailan mo lang gusto, hindi yung gusto ng Diyos. Kasi di ba yun din ang sabi ni Kristo? Baka pwedeng hindi. Pero hindi, kailangan yung lahat ng gusto mo, Ama. Yun ang kailangan mong gawin. Yun ang self-sacrifice eh. Yun ang pagsasakripisyo ng tunay na Kristiyano. Kaya ano ngayon ang conclusion niya? Sabi niya, buhat ngayon ay natataan na sa akin ng putong ng katwiran. So sure siya sa salvation. Kasi sure yung faith niya, I have kept the faith eh. Kakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. At ako'y malapit ng ianay. So malapit na tayong ialay sa Ama. Kasi iaalay tayo sa Ama eh. Iaalay tayo sa langit. Kaya napakalapit na. Malapit na mag-rapture talaga. Buhat ngayon natataan na sa akin ng putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na ko sa araw na yun. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ang naghahangad ng kanyang pagpapakita. Kasi kung ikaw ay naghahangad ng pagpapakita ng Panginoon, iisipin mo, this day is my last day. Kataya tayo ni ano eh, yung magaling kumanta ng lalaki, yung kumakanta sa kasino, na maganda boses, yun eh. Si Frank Sinatra, let this day be your last day. Ito araw na to, ito na yung last day mo, dapat ganun ang ating kaisipan. Eh kapag ba last day mo na ngayon, di ba gagawin mo na lahat ng pagpapakabanal, paghahanda para sa pagdating ni Kristo? Bukas, this day, not my way. Di ba? Diyan na niya, doon sa my way, nagpapatayan. Dapat yung kanta niya na, this day shall be your last day. Yun ang dapat mga kapatid. Yun ang maging kaisipan natin. Na itong mga huling araw na to, huling araw na to ng pagsubok. Last stage na to. Kung hindi ka makakapasa,
final exam to. Kasi miski alam nyo, miski sa college kasi, eh, ibang klase yung mga pag-grading dyan eh. Kahit baksa ka sa prelim, baksa ka sa midterm, pumasa ka sa final, pasa ka. Kasi pangkaraniwan yun ang grade ko eh. Hindi ako nag-aaral ng prelim tsaka midterm. Singko ako sa prelim, singko ako sa midterm, tapos aaral ako pag tapatatos na. Nakaka-tres naman ako. Pasang-awa ako. Pasang-awa ako. Kasi kung kailan ko lang gusto pumasa. Natatanda ako pa nga nung grade 1 ako eh. Sabi nung teacher ko, si Mrs. Ochoa, siguro yung taga pala ito, kilala. Mahigpit na teacher yun, terror yun eh. Eh, teacher ko sa grade 1, patapos na eh. Patapos na yung year, ano na yun, sabi niya sa akin. Anong gusto mo? Valedictorian o salutatorian? Sabi ko, salutatorian. Sabi niya, kung sinabi mo sa akin, valedictorian ka, ba't ba ayaw mo ng valedictorian? Eh, yung gusto ko, salutatorian. Marunong pa siya sa akin. Pinapili niya ako, yun ang gusto ko eh. Kahit na, eh, kahit bakit na, kung sinabi ko daw, valedictorian ako. So, siguro, yung pagtitesting niya, pwede ko doon sa, eh, kasi ito gusto ko eh. Walang makakapigil sa akin, ito gusto ko, maging Kristiyano. Sino kang haharap sa akin? Gusto ko mapunta ng langit, wala akong pakialam sa iyo, kahit valedictorian ka pa. Basta ito gusto ko. Ano ba gusto mo? Ano ba gusto mo? Kasi dapat mo malaman ano ba gusto mo. Ano ba talaga hinahanap mo sa buhay? Ano ba purpose of life mo? Ano? Ano ba yung gustong-gusto mo sa buhay? Ano yung magpapasaya sa iyo? Ano yung natagpuan mo na? Yun nga, Diyos lang eh. Wala namang iba eh. Kantayan ni ano yung si, ano? Yung bongga, sa Diyos lamang, di ba? Si Sampaguita, magaganda message ni Sampaguita. Yung tao, maganda rin ang message ng tao. Na talagang ang tanging pangarap ay doon lang sa langit, di ba? Yun yung kanta, ang tanging pangarap sa langit makarating. Lahat ng tao, yan ang pangarap, makarap. Pero sumusunod ba sila sa paraan? Sumusunod ba sila sa gusto ng magliligtas sa kanila? Gusto lang nila pumunta sa langit. Pero sinusunod ba yung may-ari ng langit? Eh kung ito nga si Lucifer na sa langit na inayawang pa, eh di talaga ubod ng tanga. Nasa langit na eh. Gagawa tuloy ng impyerno dahil sa kanya. Tapos maraming madadamay ng mga tao na ang pinili din ay yung katulad niya. Nagbunga din si Satanas eh. Opponent, kalaban ng Diyos. Nakapag-preaching siya, nakahakot siya ng kalaban ng Diyos. Ang unang nakahakot niya, one-third angels eh. Lumaban sa Diyos yun, naniwala sa kanya. Sumunod ito mga narito sa mundo. Diba, talagang ginoyo niya si Eva, hindi na kaya si Adan eh. Di naganap ng magogoyo, ang nagoyo ay si Eva. Ginoyo naman ni Eva si Adan, kaya nadamay. O pagkatapos, yan na nga. Hanggang sa nagkaroon ng mga Nephilim, nagkaroon ng mga mighty man, nakipag-sex yung mga fallen angels, the daughters of the earth. So, ubod ng sama na ng panahon na yon na kailangan na lipulin ng Diyos yung mga masasamang yon ng mga Nephilim. Mga anak ng demonyo yun yun. Kinakailangan, lusawi niya lahat yun. O may natira, di ba? Si Noah, yung mga apat na anak niya, tsaka yung tatlong anak niya, so walo ang naligtas. O ngayon, ilang kaya maliligtas sa barko ni Noah? You know, history always repeat itself. Sa ibang paraan nga lang. Noon, ginunaw niya sa pamamagitan ng tubig. Ngayon, apoy. Sabi ng 2 Peter, ang Diyos ay parang apoy na namumugnaw. Apoy na gagamitin, hindi na tubig. At ang gagawin niya ngayon dyan, end of the world, susunugin niya buong universe. Lahat ng galaxies na yan, susunugin niya para palitan ng bago. Kasi nadumihan eh. Ayaw ng Diyos nang may madumi. Kaya ang hindi lang nayanig eh, yun ang third heaven eh, yung New Jerusalem. Kaya sabi niya, misan pa yayanigin ko, hindi lang ang mundo eh. Kundi ang langit. Ewan kong si Miriam to at saka Webster Dictionary kung meron ng heaven's quake. Tignan nyo nga sa dictionary kung may meaning na ng heaven's quake. Earthquake lang nakalagay dyan eh. Eh yung heaven's quake, sa Bible meron nun eh. Misan, mamaya nga titingnan ko kung may heaven's quake si Webster, si Miriam. Mga kapatid, basta ang message ng Panginoon sa atin, itong last days na to,
siguraduhin mo sa sarili mo na makapasa ka. Kahit stress, 5 ka sa prelim, 5 ka sa midterm, itong final na to, i-stress mo. Sabi nga, if I can be an engineer with a grade of 3, I am engineer. Diba? Eh yung course na nakuha ko, walang board exam. Ewan kong may board exam ba yun ulit? Wala pa rin. Katulad ko ito eh. Ito, taga-Baguio ito eh. Sa St. Louis ka mag-graduate. Social ito eh. Napunta kami sa St. Louis. Kasi may barkada ako doon sa St. Louis. Puro durog din. Maganda ang damo kasi sa Baguio. Industrial Management Engineering ka rin ba? Ako rin. Pero walang hanggang ngayon ba? Wala pang board? Kasi hindi pwedeng degree. Grabe, pati accounting meron eh. Jack of all trades yun eh. Lahat ng subject meron eh. Eh paano mo, napakahirap ng board exam nun, lahat. Kasi kung accounting ka lang, tungkol lang sa accounting, di ba? Kung electrical engineers ka, di tungkol sa electricals. Kung mechanical ka, itong industrial eh. Ikaw ang utak ng industry eh. Imamanage mo ang isang pabrika, lahat hawak mo eh. Kaya system analyst ka, consultant ka eh. Tapos bibigyan mo ng board exam yun, di ang daming exam. Sino kaya makapasa talaga doon? Pero meron talaga matatalinong, gifted na mga tao, binigyan ng Diyos ng talino. Ang problema, sana binigyan din sila ng talino ng Diyos na nakapagbibigtas. Kasi useless lahat ng talino ng tao kung hindi nakakapagbigtas eh. Kasi tinan nyo ha, si Lucifer, full of wisdom, maliligtas ba? Ubod ng talino niyan eh. Kaya sa sobrang talino niya na lalampas na lumampas sa langit eh. Nasa langit na eh, nagpababa pa eh. Sa sobrang talino. Si Solomon, sa sobrang talino rin ni Solomon, nawala na siya, sa nag-apostolate siya, nag-apostasy siya. Ba't talino ba yun? Buti't naawa ang Diyos kanya, binigyan siya ng pagsisisi. O sino pa yung matatalino na parang, yung lahat ng bayani natin, puro matatalino lahat yan. Puro mga Freemason lahat yan, si Jose Rizal, si Andres Bonifacio, si lahat ng bayani natin, puro matatalino lahat yan. Kasi may mga presidente, puro mga Freemason yan. Sina Churchill, si Abraham Lincoln. Ay hindi yata si Abraham. Pinapatay ba yata ng Freemason yan eh. Halos lahat. Sina Benjamin Franklin, sina Washington, lahat yan mga Freemason yan. Kaya nakikita niyo yung design ng ano doon? Ng White House? Design sa Freemason yun. Lahat ng mga nandun videos, may mga meaning yun. Kasi alam niyo yan, napaka-meaningful yung grupo na yan eh. Yung shake hands lang nila, nakakaalaman kung member ka ng ano eh. Yan ang ginaya ng ano, katipunan. Kaya kita mo, may mga pseudonyms. Tinan mo si Jose Rizal, si Dimas Alam. Aral ng mga Freemason niya, si Bonifacio yata, ano? Diwang. Diwang yata, ano? May mga pseudonyms sila. Para pag narinig mo yung pangalan na yon, pag hindi mo alam, hindi mo kilala kung sino yun. Secretive yan eh. Secretive yung grupo ng Freemason. Eh, yung mga yan, nagsimula pa yan, ang panahon ni Solomon eh. Yung si Hiram, yung pinaka-architect engineer ng building ni Solomon, pinatay yan eh. Kasi hinihingi yung sikreto ng ano eh, pagbuo ng building. Eh, hindi niya sinasabi secret, pinatay siya. So, doon nagsimula yung Freemason din. Kaya meron silang ano eh, mga ritual tungkol yan, pinapatay din eh. Ano yan eh, sobrang talino yung mga yan. Hindi kailangan ng matalino. Sabi nga ng Panginoon, di pa sa Ecclesiastes, huwag kang masyadong mag-ano ng libro, weary to the flesh yan eh. Sa dami ng malalaman mo, problema yan eh. Kaya ang ginagawa ng CIA, need to know basis eh. Para yun lang alam mo, wala ibang alam. Pag may mission ng isang CIA, yun lang ang alam mo. Kapag nahuli ka ng KGB o kung ng Mossad, yun lang ang alam mo. Kahit pahirapan ka, yun lang alam mo. Kaya yun ang system ng CIA, need to know basis lang sila. Pero lahat din naman yan, mga alipores ni Tanning lahat yan. Lahat yan, basta pang mundo lahat yan. Iisa lang ang talagang itinatag ng Diyos dito, ang iglesia niya. Na pinamumunuan ng Panginoong Jesus. Ngayon, mapalad tayo kasi nandun ka sa ano na yun. Hindi ito secretive na eh. I-expose na ito, malapit na i-expose. Kaya bababa na yung ating supremo. Bababa na ang ating Panginoong Jesus. Malapit na yan. So kailangan makapasa tayo sa exam. Mga kapatid. Amen.